Asahan ng magiging normal ang supply ng bakuna sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon kasi kay Vaccine Czar Carlito Galvez, darating na bukas, June 10, ang 1 milyong doses ng bakuna ng Sinovac mula China at 2.2 milyong doses naman ng Pfizer. Donasyon anya ng COVAX facility ang 2.2 milyong doses ng bakuna ng Pfizer. Alas 7 ng umaga, inaasahan ang pagdating ng Sinovac vaccine sa bansa, habang alas 9 ng gabi naman ang pagdating ng Pfizer. Ayon kay Galvez, gagamitin ang mga bakuna para sa mga A4 o ang mga economic workers. May parating din anya na 100,000 doses ng Gamaleya Sputnik V mula sa Russia sa araw ng Biyernes. Bukas, we will be happy to announce na confirm na darating na ang Sinovac na 7 o'clock tomorrow morning. And then 9 o'clock ng afternoon, darating ang 2.2 million na Pfizer. And then sa Friday, we also want to confirm na darating din yung Gamaleya Sputnik na 100,000. So all in all sa no sa ngayong buwan, meron tayong darating na 11,058,000. Sa ngayong buwan, then next month same volume, more or less mga 12 million. And then August, meron tayong 17 million. Kasabay nito, humingi ng paumanhin si Galvez sa nangyaring kakapusan ng supply ng bakuna. Partikular na ang nangyari sa Marikina at Rizal kung saan nakapila ang mga manggagawa pero walang dumating na bakuna. Yeah, actually talagang I apologize for the delay dahil kasi I made the promise na magkakaroon tayo ng 7 million ng last May. And considering na talagang nag-aagawan ang lahat ng mga countries supply, ay hindi natin masabi talaga na magkakaroon ng slippage. So anyway, yung 3 million naman na yun, dadating man yun ng this coming June. At the same time, talagang we are still negotiating na madagdagan yung Sinovac at saka yung Johnson & Johnson at saka yung ating Pfizer, magkaroon na ng closure yung ating supply agreement. Pagka na-close na natin yung mga agreements na yun, madadagdagan tayo ng more or less mga 45 million sa ating inventory. Sinabi pa ni Galvez na paglalaanan din ngayon ng pamahalaan ng mas maraming bakuna ang mga lugar na may matataas ng kaso ng COVID-19 gaya sa iba't ibang probinsya. Lalawakan na rin anya ang simulation exercise para sa tamang handling ng mga bakuna. Tinitingnan natin kaya nga ngayon, nagkakaroon tayo ng simulation. Ang ginagawa namin yung date to last. Ibig sabihin, tinitingnan namin yung supply, may mga inventories. Pagka yung mga medyo na 5 days na malapit nang maubos ang supply nila, bibigyan na namin kaagad ng supply. Sa ngayon, ang deployment kasi ng ating supply ay tinitingnan din natin yung responsiveness ng mga LGU. Kasi nakita natin na typhoon calamity season. At the same time, meron tayong tinatawag na rotational brownout. So ang ginagawa natin, kung yung isang LGU ay ready to handle yung tinatawag nating cold chain solution, yun ang binibigyan natin ng prioridad. And then also, tinuturuan din natin yung mga ibang mga LGU na walang tinatawag nating cold chain solution na just-in-time deployment ang gagawin po natin. So sa ngayon, nakita natin ang buong NCR plus 8, nakita namin ready na talaga eh. And then ngayon, ang gagawin namin, i-expand namin yung simulation exercises namin para makapag-prepare din yung mga ibang mga probinsya. So sa ngayon, nakita natin more than 2,500 barangays ang unaffected. Kaya nakikita natin na yung mga unaffected na yun, pwede yun maghintay ng konti at uunahin muna natin yung mga 1,500 barangays na deeply affected by the COVID-19. So yun ang ginagawa natin, ang strategy natin doon is yung focus and expand. So pinofocus natin yung ating mga volumes doon sa mga epicenters at saka mga vulnerable areas. Sinabi pa ni Galvez na 20% ng supply ng bakuna na lamang ang nasa National Capital Region ngayon, habang ang 80% ay ipinakalat na sa mga probinsya. Ayon kay Galvez, oras naman na dumating ang mga dagdag na bakuna sa mga susunod na araw, hindi na rin ito patatagalin sa mga warehouse sa Metro Manila at ipadadala sa ibang lugar. Ngayong buwan ng Hunyo, inaasahang 10 milyong dosis ng bakuna ang darating sa bansa. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.